Hajri Reis Black, shout out, like, comment and subscribe. Eating more than you bell. Power! Power! Bounce. So, yung po, ano? What's up sa inyo, mga pal ko? Today is a new vlog na naman, mga kapal ko. At syempre, special tong vlog na to. Lahat naman kasi ng vlog ko special, di ba? Kahit hindi naman. Syempre, pag ako nagbo-vlog, meron na naman bagong pupuntahan o bagong video, syempre. Yung pupuntahan ko ngayon is a very special talaga. Kasi magsushoot ako ng aking montage contest for Kong TV. Diba? Sumali kasi ako doon. At kailangan ko muna mag-ayos ngayon kasi may kasama ako mamaya. Makikita nyo na kung sino yun. Po na mga pal ko. Tapos na ako mag-ayos ng gamit ko. Yun yung susuting ko. At syempre, nung oras na, late na ako. Nagbakainintay na ako nung kasama ko. Kaya, bibis na ako. May hindi ko. In 3, 2, 1. Yun o. So, what's up sa inyo mga pal ko? Basic lang, di ba? Tapos na agad ako maligo, mga pagbihis, o. From head to toe. So, syempre, we-wait ko na lang yung kasama ko para makaalis na ako dito sa bahay. So, pagbalik ko, nandun ako sa pupunta namin. Kaya, dyan lang kayo. Batch later. So, what's up sa inyo, mga pal ko? Today is, nandito kami ngayon sa Kawit. Ito na yung stop namin. At dito ko gagawin yung montage ko. Ayan po. Yan po yung bahay ni General Emilio Aguinaldo. At papakita ko sa inyo kung paano yung itsura niya kapag gabi. Ito siya, oh. So yung mga pal ko, no, nakita nyo na kung ano yung itsura niya kapag gabi. At gagawin ko muna ngayon yung shoot ko, yung topic ko para sa montage. So wait nyo lang. Mga kababayan! Ang trabaho mo, pagbutihin mo. Dahil pag gusto mo, ay kaya mo. Kung kaya mo, ay kaya niya. At kaya nating dal. So what's up sa inyo mga pal ko? Nashoot ko na yung unahan nitong bahay ni General Aguinaldo. Then susubukan namin ngayon pumasok sa loob. At napakita ko sa inyo yung historical na bahay niya. Na maraming kung ano-ano sa loob. Mga accessories niya dati, mga ginamit niya sa gera. So, tara, pasok tayo. A few inches later. Storya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Dito storya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Veneta, Cavite, dito ako sinilang. Dito nagsimula pangarap ko na mapabilang. Mga kwetong sinulat ay maging alaman at makilala ang boses sa dayuhang panamba. Bagamat ako'y di hamak na lukha at di mayaman, pero ang kasaysayan ay bakat na sa pangalan. Kusan ating Manila ay unang tinaas at pinaglaban ang mga bayan hindi mapindas. So sama-sama tayo magkakapit-kapit naman, sarili wika na Tagalog ang gamit panabay. At ang gabay ko ay ang lapis na siyang gamit kong panulat. Sa kaprasong papel ang istorya pilit kong sinulat. Marami sa atin dito kayo sa akin mga bagong ulat. Asugat ay naglilog, muli akong babangon. Cavite, Pilipinas, ito ang aking
kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Kwento ng bayan ko sinilangan kung saan ako lumaki at binigyan ng pangalan General Mariano Alvarez Alfonso Magallanes Mendez Maragondon Cavite City hanggang doon sa Carmona at Casma Limos Paco Orsilang Tansama Labuna Ikarnati at Idang Noveleta Rosario Bailen hanggang sa dulo Amadeo Tagaytay Tracy Ami Capitolio Emilio Aguinaldo Batas anak ng Hawi si George Caseco ang tagasulat ng aming awit. Marami pang iba dapat ko pa ba panggitin itong mikroponong pamana sa akin ng anting-anting na pinaghusi sa siling idudura sa sinumang mga dayuhan di gagalang o sa aming manlamang ginapang ko ang kasaysayang binulik at sinariwa tinula ko ng Tagalog etong gamit kong pangliwa sa tatagos binabato aking versikulo para makilala di kailangan pa ng titulo eto ang panata para sa aking bayan Cavite lalagyan ko na tong bagong kasaysayan itong istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Veneta, Cavite, dito ako sinilang. Dito nagsimula pangarap ko na mapabilang mga kwentong sinulat ay maging alaman at makilala ang boses sa dayuhang palapan. Bagamat ako'y dihamak na lukha at di mayaman, pero ang kasaysayan ay bakat na sa pangalan kung saan ating Manila ay unang tinaas at pinaglaban ang mga bayan hindi mapindas. So sama-sama tayo magkakapit-kapit kamay, sarili wika na Tagalog ang gamit palabay. At ang gabay ko ay ang lapis na siyang gamit kong panulat sa kaprasong papel ang istorya pilit kong sinulat. Marami sa atin dito tuluyan na kanino, gigisingin ko kayo sa aking mga bagong ulat. Asugat ay nagilog muli akong babangon, Cavite Pilipinas ito ang aking hamon. Istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang kwento ng bayan ko sinilangan kung saan ako lumaki at binigyan ng pangalan General Mariano Alvarez Alfonso Magallanes Mendez Maragondon Cavite City hanggang doon sa Carmona at Casma Limos Paco Orsilang Tansama Labuna Ikarnati at Idang Noveleta Rosario Bailen hanggang sa dulo Amadeo Tagaytay Tracy Ami Capitolio Emilio Aguinaldo Batas anak ng Hawi si George Caseco ang tagasulat ng aming awit. Marami pang iba dapat ko pa ba panggitin itong mikroponong pamana sa akin ng anting-anting na pinaghusi sa siling idudura sa sinumang mga dayuhan di gagalang o sa aming manlamang ginapang ko ang kasaysayang binulik at sinariwa tinula ko ng Tagalog etong gamit kong pangliwa sa tatagos binabato aking versikulo para makilala di kailangan pa ng titulo eto ang panata para sa aking bayan Cavite lalagyan ko na tong bagong kasaysayan. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang istorya kung saan ako lumaki sa makasaysayang bayan ng Cavite. Dito marami ang
Mga katulad ko, lahi matatapang at dugong matatalino. Veneta, Cavite, dito ako sinilang. Dito nagsimula pangarap ko na mapabilang. Mga kwetong sinulat ay maging alaman at makilala ang boses sa dayuhang panapa. Bagamat ako'y nihamak na lukha at di mayaman, pero ang kasaysayan ay bakat na sa pangalan ko saan. At yung Manila ay unang tinaas at pinaglaban ang mga bayan hindi mapindas. So yun po, no, what's up sa inyo mga palto. Akit na kami ngayon dito sa second floor sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Yan po yung bahay ni General. Siyempre, mumontage ko muna yan. Sayang bayan ng Kawit. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Mula noon hanggang ngayon buhay pa rin ang alamat. Hindi magagawang malimutang magandang pamagat. Ngayon aking isa sa adang mga tunay na nangyari. Aguinaldo ang batas ng Kawit, ang unang naghari. Pilit niyang itinatag sa ting bansa ang kalayaan. Nilabanan ng lahat ang mananakop na dayuhan. Katarungan ay umiral kahit dugo ay dumanak. Di kanya pababayaan, huwag ka lamang mapahama. Ang dating Cavite Viejo na ngayong Kawit ang tawag. Matinik na lalawigan, bantog na sa pagsagisag. Maiksim ang pangyayari, obra ko'y ibabahagi. Ibubuhos ang talinong may angking katangi-tangi. Gaya ng isang bayaning lumalaban sa Kastila. Sino man ang maabutan, sugat ay wala ng tila. Kakayanin mo kaya ang naganap na himagsikan. Tulad ng batas sa Kawit, General at Katipunan. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Ito ang bawat lugar sa Kawit na nasasakupan. Talasan ng pandinig upang hindi mo malimutan. Poblasyon, wakas, gahak, tabon, putol, baton, dalig. Panamitan, Marulas, Toklong, Pramo, maririnig. Santa Isabel, Kumbalay, Kanluran, San Sebastian, Samala, Marquez, Pulburista, Aplaya at Manggahan. Itong balsahan, binakayan, labanan ng matatapang. Ang batas, anak ng Kawit, tinaguri ang hinirang. Kaingin, Sangbalwate, ang baryo ni Aguinaldo. Kilala rin kamag-anak, Baldomero, Aguinaldo. Kasarinlan ng Pilipinas ang itinatag sa atin. Ang hukbo, Katipunero na hindi kayang lipunin. Kalabing walut, siyam na putwalo, ito ng Hunyo. Labing dalawa ang araw ng paglayang Pilipino. Dito mo magigis ng dugo at pawis na inunan. Dadalhin ko ang agimat upang merong matutunan. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Kawit, Kabiting, lalawigan, bayan na makasaysayan. Alam at ay bubuhayin para sa ating kalayaan. Ito ang ating kultura na hindi malilimutan. Kasintibay ng agimat ang obrang palatuntunan. Santa Maria Magdalena, simbahan ng taga-Kawit. Pagsigaw ng kalayaan sa bayan mo kung umawit. Don Ambrosio, Saris, Bautista at Auditor. Pamamahalang pinahayag ng bayaning diktador. Don Emilio Aguinaldo at Pamisa Karangalan. Kawiten yung naglunsad sa pagkamit ng kalayaan. Ang wagayway ng watawat, simbolo ng pagkalaya. Dapat na magpunyagi ang katutubo na banyaga. Pilit kong inilahad ng aking mga nalalaman. Kalayaang Pilipinas, saksing makatotohanan. Bayang Kawit na silayan at muling itataguyod kahit ka. So yun po na mga palko, nandito kami ngayon sa second floor. At ayun yung mga gamit ni General Emilio Aguinaldo. Yan po yung mga pictures. Na po, di ba? Sa mga gusto pong pumunta dito, is libre lang po yung entrance. Na gustong mag-tour para makita yung kasaysayan ng bayan ni General Emilio Aguinaldo.
sa inyo, mga talks. Nandito ako ngayon sa puntod ni General Emilio Aguinaldo. Yan po, nasa likuran ko. Dito po siya nakalibeng. Inches later. So yun po no, mga palko, nandito tayo ngayon sa place kung saan unang iwinigaway. Gago! Iwinigaw, ano? Nakakabulol? Gago! Basta dito unang itinas yung bandera ng Pilipinas dahil sa pagtatag ng kalayaan ng ating bansa ni General Emilio Aguinaldo. Yan po yung place na yun, tapos itinaas po yung bandera ng Pilipinas noong June 12. Kaso hindi ko lang alam kung anong year, nakalimutan ko. So, syempre nag-aaral kayo ng Hekasi tsaka araling panlipunan. Alam niyo na yon. Ako nakalimutan ko talaga eh. So, yun o mga palko. Ito yung wishing well. Kaso medyo madumi na. Hindi na nalinis. Nagulog sana ako kaso wala akong barya. Kaya next time na lang. Para sa mga gustong pumunta dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, punta na po kayo dito sa Tawid, Cavite, para makita nyo yung historical na bahay niya, tapos yung mga gamit na ginamit sa gera, tapos yung mga antique na kagamitan pa sa bahay. Marami kayong matututunan dito. Para doon sa mga taga ibang lugar na hindi taga Cavite at hindi pa nakapunta dito, punta lang kayo, free entrance lang po. Tapos huwag lang kayo pupunta dito ng Sabado at Linggo. Monday to Friday punta po kayo dito kasi Sabado at Linggo alam ko is sarado. So papanya mga palku, pagbalik ko nasa bahay na ako. Kaya maraming salamat sa inyo ah. Sana na-tour ko kayo sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Much later. So yun po no, what's up sa inyo mga palko. At ngayon ang oras natin 5:20 PM ng hapon. At dapat kayo na pa ako gumawa ng video, itong video na to na sa bahay. Pero sobrang pagod, nakatulog na ako. Pero okay na, nakakain na rin ako. Tapos nagawa ko na yung mga gagawin ko. At ngayon tatapusin ko itong vlog ko for sa pagpapasalamat. At syempre, thank you pa rin nga pala sa sponsor ko dito sa ilaw. I-apply ko na lang dito kasi medyo madilim na, nagkagabi na. Thank you nga pala kila Ate Kat tsaka kay Kuya Pau. Yan yung picture nila sa gilid. Sweet na sweet, di ba? Saan nila galing to? Sponsor yan. Ilaw yan. Pang-vlog ko paggabi. So, i-apply ko lang to para makita nyo kung panong purpose nito. Wait lang. Yung po, no? Yun o, ang liwaliwanag na, di ba? Eh, yung purpose ng ilaw na yun. At nang inakitang-kita yung mga dark spot ko. Pero, okay, simulan natin yung shoutout natin. Siyempre, bago ko simulan yung ibang shoutout, special shoutout nga pala kila Kuya Ardi, tsaka kay Ate Jen. Yan din yung picture nila. At, shoutout din kay JM Alberto, kay parin JM. Yan din yung picture niya. Special shoutout sila. Thank you ulit kila Kuya Pau tsaka kay Ate Kat kasi nagagamit yung ilaw. So, okay. Umpisa na natin yung shoutout. Let's go! What's up sa inyo mga palku? Today, ito na yung special shoutout na rin sa iba na nagpapa-request kasi naghihintay din ng videos ko. Thank you for the support. Okay, umpisaan ko na. Shoutout kay Ivan Toren. Shoutout kay Rog Tablan. Shoutout din kay Kim Lucay Ledesma, aka Dingdong. Yun yung tawag ko sa kanya. Shoutout sa'yo, pare ko. Shoutout kay Fatima Febrer. Shoutout kay Jan Larry. Shoutout kay Princess. Shoutout kay Junjun Flores. Shoutout kay Gian. Shoutout din kay Trisha May. Shoutout kay Christine. Shoutout kay Sheila. At special shoutout din kay Jana Regondola. Nasaan na po yung lens ko para maging wide yung
gagawa ko ng video. Hinintay ko pa rin po yung sponsor. At syempre, thank you pa rin sa support. Shout out kay Kyla. Shout out kay Kyle Allen. Shout out kay Carl Delara. At and the last, shout out kay Joshua Romanza. So yun po no, mga kapal ko. Tapos na po yung mga shoutouts and thank you for your support. At syempre, thank you din kila Kuya Pao at Ate Kat. Yan ulit yung picture nila. Follow nyo sila sa Instagram. At kundi dahil sa nila, wala itong ilaw. Siguro malabo pa yung madilim yung camera ko ngayon. At syempre, thank you ulit. Tapos special shoutout pa rin kay Jana. Nintay ko pa rin po yung lens po. Thank you po sa sponsor, dun sa Ale. At shoutout kay Idol Kong. Binari po kayo ng Kong TV shirt sa Kong TV Clothing. Search nyo na po sa Facebook. Yan po yung Kong TV na t-shirt ni Idol. So yun po. Sana po may natutunan kayo ngayong araw sa vlog ko. At naitur po kayo sa historical na bahay ni First President General Emilio Aguinaldo. At para po sa mga hindi taga Cavite, punta lang po kayo dito sa Kawit, Cavite, para makapasok din po doon sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. At syempre, libre lang po yon kasi yun ay tourist spot. At maganda rin po doon pumunta kapag may mga okasyon, lalo na paggabi, tambayan. Makikita nyo po yung bahay ni General Emilio Aguinaldo na umiilaw, pagaya ng pinakita ko kanina doon sa video. At ganun pa rin po, hanggang sa muli. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. At maraming salamat sa panonood at sa mga suporta. At more videos to come for this 2018. At I'm Aljera Reyes. Hanggang sa muli. Babush! Aljera Reyes Vlog. Shout out, like, comment, and subscribe. Hitting mo na din yung bell. Power! Power! Alright.